Hello po guys, sa gabi po ito ay tayo po ay manunood po ng full episode ng Maria Clara at Ibarra, episode 32, at titingnan po natin ang mga bagay-bagay sa episode na ito guys. At salamat po sa inyong pag-click po dito sa ating channel. Umpisahan na natin in 1, 2, 3, go! Okay. Ah, dinalaan ka namin ng galyeta sa tsokolate. Hindi ko kasi alam kung anong paborito mo. Nasa kusina lamang ako kung kailangan niyo ko. Salamat, Alina. Okay, mukhang nag-uumpisa lang maging close itong dalawang Maria Clara, guys. Tingnan natin ano mangyayari. Senyorita. Huwag mo na akong tawaging senyorita. Masyadong formal ang tunog. Maria Clara na lamang. Katokay. Bakit ang bait? May mga hirit pa ito si Miss Clay. Ayaw niya talagang magtiwala dito kay Maria Clara, Maria Clara guys. Nausap ko ng arkitekto at pagsapit ng hapon ay maaari na kayong magkita sa bukid upang mapaliwanag niya sa iyo ang mga plano. Mabuti kung gayon. Gracias, amigo. Gracias. Man, amigo. Ganda ng drawing. Bakit ganun, amigo? Parang may kakaiba rito. Paanong kakaiba? Parang tahitahimik. Marahil, dahil wala na si Miss Clay. Ayun na nga. Wala nang maingay dito. Dahil sa tuwing dumarating ako dito, amigo, patak na bibig na binibini ni Clay ang siyang sumasalubong sa akin. Nakakapanibago nga nang umalis siya. Nasanay na ako sa kanyang presensya dito. Ngunit mas mainam na ngayon na nasa pangangalaga na siya ni Maria Clara. Kasi, tienes razón. Dahil sakit lamang sa ulo ang binibigay ni binibini ni Clay. Sakit sa ulo pero namimiss. Ewan ko talaga sa'yo, Fidel. Ba't di mo pa kasi sabihin? Kaya mas mainam na rin na nasa poder siya ni Maria Clara upang matunan niya ang tamang kilos ng isang matintimang dalaga. Hindi pangkaraniwan si Miss Clay at palabiro lamang siya, ngunit magana man sa pakiramdam tuwing siya ay kasama. Ngunit amigo, ngayon na nasa poder na siya ni Maria Clara, ay magiging magaan din kaya ang pakiramdam niya kay Binibini Clay? Kamusta? Tingin ko parang naisip ni Ibarra, hindi ko naisip yun ah. O nga no? Baka natin. Saan naman ang kwarto mo? Hindi ba masyadong maliit? Hindi, laki mo eh. Mas malaki pa sa kwarto ko. Sa bahay ni Crisostomo? Sa bahay namin. Sa pinanggalingan ko. Teka, saan ka ba, Clay? Saan ka talaga nanggaling? Ako po ay taga-probinsya. Bulacan. Bulacan. Sa liblib na bahagi ng... Madalas kaming bumisita ng papa sa Nuestra Señora de la Asunción. Napakaganda. Nakapunta ka na ba doon? Eh, hindi kasi ako relihiyoso. Babaeng hindi relihiyoso. Ngunit, ang iyong pangalan, hindi ba katulad ko ay kinuha rin kay Santa Clara? Ma, bakit nga ba Maria Clara pinangalan mo sa akin? Sa totoo lang, boomer na boomer. Eh, kasi nga, di ba, yun ang gusto ng lola mo.
sumalangit na wa ang kaluluwa ni Piloso Pangtasha na Rizalista. Saan ang kanggagaling, Clay? Katanong yung buong pangalan. Yan pala yung connection. Yung lola ni Clay ay isang Rizalista. So nanggaling ang Maria Clara sa lola niya na idol si Jose Rizal. Ah, Maria Clara Infantes. Hindi may kukubli. Eres metokayo. Oo, katokayo. Mayroon pa akong isang katanungan na umabagabag sa akin. Ano po yun? Bakit kay Crisostomo ka nagpatulong at hindi sa kapwa babae? Yun, ano sasabihin mo, Clay? Ano sasabihin mo? Ah, ano eh. Pagkagaling ko kasi sa inyo, si Sir Ibarra na agad ang una kong nakita. Kaya siya inilapitan ko. Eh, dahil mabait siya, tinulungan niya ako agad. Ngunit, kung lumapit ka sa kapwa babae, ay tiyak kong maraming tutulong sa'yo. Bakit hindi ka na lamang bumalik ng biyaterio? Nang sa gayon ay natulungan pa kita. Kasi naman eh, narinig ko yung usapan niyo. Dadalhin mo ako sa ospisyo, hindi naman ako value. Pasensya ka na. Pasensya. Natakot kita. Ang cute niyo, Mitty. Akala ko kasi ay kailangan mong masuri. Kaya, doon ko naisip na dalhin ka. Pero nagkamali ako. Ngunit sa iyong palagay ay, hindi ka pa rin dapat tumira sa bahay ni Crisostomo. Lalo na't puro palalaki doon. Ano po bang mali doon? Ang isang solterang katulad mo ay hindi nararapat na tumira sa bahay ng lalaki. Lalo na't hindi pa kayo kasal o hindi kayo magkadugo. Hindi ba yan tinuro sa biyaterio? Ay, hindi ko po alam. Hindi ako na biyaterio. Kaya pala marami ka pang hindi nalalaman. Biyaterio. Sadyang marami ka pang kailangan matutunan dito kayo. Pero ako nang bahala sa'yo. Ibabahagi ko sa'yo lahat ng mga tamang gawain ng isang babaeng may mabuting asa. Magandang asal ng babae. Bakit? Ano bang ginawa ko? Tumira lang naman ako sa poder ng lalaki. Hindi man dapat big deal yun eh. Ay, naku. Grabe. Iba pala talaga noon. Hindi pa uso ang Women's Liberation Movement, feminism, and equal rights. Ay! Ako nang bahala dyan. Tapos na ba ang siesta? Ay, hindi. Hindi ako natutulog sa hapon eh. Ako na dito. Sige na, ano? Ayusin ko ba ba to? Eh, ako na. Ako nang bahala dito. Maupo ka na lang dito. Oh, sige. Kasi naman eh, nabuburyo ako dun sa kwarto ko. Wala naman akong magawa dun. Asan na nga pa si Senyorita Maria Clara? Excuse me. Marahil ay nasa siesta pa rin. Tara, winning in life. Bongga. May sinasabi ka? Wala, wala. Ah, sigurado ka ba? Hindi mo kailangan ng tulong dyan? Di, kaya ko na. Clay? Ay! Ah, Senyorita, ay Maria Clara. May ipag-uutos po ba kayo? Maaari mo ba akong samahan sa oratorio? Sige po. Alam ba ni Clay kung ano ang oratorio? Tingnan natin. Saan yun? Oratorio? Yun na nga, hindi niya alam yun. Dalasal sila.
Grabe yung mga damit nila. Ilang patong kaya yan? Sobrang init. Bongga. Parang TV yung nasa simbahan init. Simbahan kayo sa bahay. Ah, ano pong gagawin natin dito? Ipapalinis niyo po ba sa akin to? Hindi. Magdarasal tayo. Dadasal? Tuwing hapon ay nagdarasal ako dito. Ikaw ba ay nagdarasal araw-araw? Ay, hindi po masyado. Dapat ang isang babae ay marunong magdasal. Halika, samahan mo ako. Magnonobena tayo. Nobena? Haba yun, di ba? Galing talaga Martin ito na yan, Barbie. Ay. Yung comedic effect. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Pater Noster, qui es in celis, sancte fecetur, nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Nagtataka na to siya. Our Father po, ama namin. Anong lingwahe yan? English. Yun lang kasi na-memorize ko. Makakusay ka mag-English. Ito yung tingnan natin ha. Very uncommon sa kanila yung language na English during that time. Itong nobelang ito, representation ito ng kung ano yung realidad sa panahon ng mga Kastila. So Tagalog lang talaga at Spanyol na mga salita ang common na lingwahe during that time. So dito kita naman natin sa reaksyon ni Maria Clara na nagtaka siya. So very uncommon ang English during that time. Sige, tingnan natin ulit. Ngunit, saan mo natutunan yan kung hindi sa Beaterio? Sa school. Ay, sa school. Paaralan. Paaralan? Paaralan para sa mga kababaihan? Dito sa atin? Ngayon naman ako nakarinig ng ganyan. Paano po kayo natututo kung hindi kayo pumapasok sa paaralan? Para sa mga kalalakihan lamang iyon. Para sa mga kababaihan, pagkatapos nilang lumabas ng biyaterio, ay kailangan nilang matuto ng mga gawaing bahay ng mga mabubuting asal. Nang sa gayon ay maihanda nilang kanilang mga sarili para pagsilbihan ng kanilang mga mapapangasawa. Naiintindihan ko naman po, dapat naman talagang matutunan yung mga magagandang asal, gawain bahay, pero para sa mapapangasawa? Para sa lalaki? Oo. Yun. So, ito yung ano ko dito guys, no? Nasa isip ko. Di ba yung gusto ni Maria Clara is turuan itong si Miss Clay? And think ko din, ang mayayari, siguro may twist, si Miss Clay yung makaka-influensya sa kanila. So, sila yun sa mga theory natin, no? Abangan natin ang mga susunod na mangyayari. So, parang ganun, parang nabe-benefit sila sa isa't isa. So, natuturuan ni Maria Clara si Miss Clay at meron ding na ituturo itong si ano si Miss Clay. So women empowerment, tingnan natin kung may progress. Hindi po ba dapat tayong mga babae ay hindi lang nabubuhay para sa mga lalaki? Kung hindi para sa kanilang mapapangasawa ay para pagsilbihan ng Panginoong Diyos sa kumbento.
Okay. Pero yun na po yun. Wala nang ibang option. Kasi, di ba, dapat tayong mga babae, kaya nating tumayo sa sarili nating mga paa. Di ba? Kaya nating tuparin ang mga pangarap natin. Pumunta tayo kahit saan natin gustong pumunta. At lahat ng yun, masisimulan natin pag-aralan at matutunan. So guys, feeling ko nawiwindang na ito si Maria Clara sa kanyang mga naririnig. Ito yung iniisip kanina ni ano eh, ni Ibarra nung nag-uusap sila ni Fidel. Nung nabanggit ni Fidel na baka si Maria Clara naman ang ma-stress. So parang ganun na nga nangyayari na. So tingnan natin ulit. Tayo sa school. Ay, sa paaralan. Diyos mio. Magdasal na naman tayo, Clay. Tingnan natin yung ano, balikan natin yung titig ni ano kanina no, ni Maria Clara. Ang galing nun. Biglang nag-focus doon sa face ni Miss Clay. So para ang nangyayari, nagkakaroon na ng impact itong si Miss Clay dito nga kay Maria Clara, guys. So tingnan natin kung sino ba ang mababago. Ito bang si Miss Clay o itong si Maria Clara? Nakalimutan ko na agad yung mga pangalan ng kaibigan ni Maria Clara. Sina Victoria, Iday, Sinang, at Neneng. Iday, Neneng. Madalas ba sila dito? Oo. Dito sila nagtitipon tuwing hapon. May event ba? Bakit busy na busy sila? Rarampa lang naman ang itsura, kala mo attend ng ball. Kung tungkol sa kung bakit sila bihis na bihis, nais nila na lagi silang presentable, lalo pat nakikita sila ng ibang tao. Gets ko naman yun. Ang todo lang, kasi halos buong araw natin inayusan si Maria Clara kanina. Tapos para dito lang, effort, pang-artista, esperdad. Espertal. Ika nga nagbibiro, kasakasama mo nga ang babae ni Ibarra. Sinang, kaibigan lamang daw siya ni Crisosto mo. Son solo amigos. Kahit pa, lalo na't mestiza de sangle, yung Clay. At kasama sa bahay. Sige siya, Doraro. At alam niyo ba kung ano pa ang kakaiba sa kanya? Hindi siya marunong magdobena. Pero sabi hablar Ingles. En serio? De verdad? Totoo bang yung sinasabi, amiga? Impresionante. Que raro. Nakamamangha. Pambihirang babae siyang tunay. Kakaiba ang kanyang mga gawi at pag-iisip. No lo puedo explicar. Pero kakaiba. Para kaming may alagang pasahon na hayop sa bahay. Grabe naman to siya sa hindi siya nagpapaamo. Su comportamiento no es refinado. Batid kong hindi ka sanay sa gawin ng mga kababaihang katulad nila dito sa ating bayan, Binibini. Eh, kasi hindi ko pa rin kabisado ang mga babae dito. So, hindi ko sure kung same kami ng wavelengths. Mga mukha pa naman silang sorority girls nung sinaunang panahon. Papanood ko yan sa movies eh. Ilulure ka muna nila. If you friend ka nila, sabihin nila, oh, nice skirt! Where did you get it? O tapos pag friends na kayo, papahiyain ka. Nga itong si... Saan ba talaga siya? Idang. Sino ba ito? Si Andeng? Ang sino sabi ba yung niya ay... Asang bahay? Sa Bulacan. Bulacan? Tila wala naman nagtuturo ng English doon. Ay... Baka madunong lang talaga siya. O baka tulad ni Crisostomo, mahilig siya magbasa ng libro. Di kaya? Katekismo ang dapat na binabasa ng isang babae. Paano niyang papaglilingkuran ang Diyos kung ano-ano ang inuunan?
kung titingnan natin yung takbo ng buhay ng mga babae noon is very limited and controlled. So may mga bagay na hindi dapat nilang gawin and may mga bagay na ito lang dapat, tulad ng isinabi po ni Tia Isabel, katikismo lang yung pwede nilang basahin at para lang sila sa mga sa kumbento, para sa Diyos at para sa kanilang mga asawa. So ganun yung mga buhay ng mga babae dati. Santa Maria, ano bang klaseng babae yan? Tia, hindi ko maipaliwanag, ngunit hindi siya pangkaraniwang babae. Hindi siya katulad natin. Kaya mag-iingat ka, Maria. Hindi mo kilala kung sino kinakasalo. Ang naunawaan ko lang sa dami ng iyong sinabi ay hindi mo kabisado ang gawin ng mga kababaihang tulad nila. Nakakapagtaka na hindi mo alam dahil kawangis mo ang mistisang tulad nila. Ay, nako. Oo, kakulay ko ang balat nila. Pero hindi nila ako katulad. Iba ako. Kung naiiba ka, dapat marunong kang makisama. Should blend. Tsaka pag nag-blend na, doon na siya mag-influence. Kaya kayang baguhin ang nakalipas. Maiiba kaya ang mangyayari bukas. Kaya ang bulaklak na tinutukoy ng mayakta? Rosas po? Rosas? Gumamela? Nome Olvides. Tenyor, ako po ba'y isusumbong niyo sa kura? Anong klaseng babae yan? This oras ng gabi, wala pa rin sa bahay. Hindi kaya siya ay lumisan? Hindi kaya siya lumayas? Olvides? Ano kayang tinatagulihin ng nilalang na yun? Maria, dapat siyang matutong lumugar at rumispeto. Isa ka bang tulisanes o nabibilang sa mga mujeres libres? Sa tingin ko naman po, nasa wastong edad na ako para gawin kung anong gusto kong gawin. Dapat dyan ay turuan ng leksyon. Yun. Ayun guys, mukhang indadaan na nga sa puwersa ni La Maria Clara itong mga ano, Maria Clara and the Girls, itong si Miss Clay, para matuto. Nasa wastong edad, sabi ni Clay, Miss Clay, nasa wastong edad siya, pero ang problema, nandun nga siya sa maling panahon. So tingnan natin guys kung ano ang mangyayari sa susunod na episode. And naisip ko lang kanina, no, paano ko na-impluensyahan, ma-impluensyahan ni Miss Clay ito si Maria Clara. Doon dito sa inyo po na mga nakalam po ng katapusan ng No Limit Anghere, medyo masalimuot yung kinahinatnan ni Maria Clara. E naisip ko lang habang pinapanood ko to, what if iba yung ending? What if yung tunay na nangyari sa No Limit Anghere na ending is hindi yun yung maging ending nito? Ano kaya ang possible na mangyayari sa kwento? So yun, salamat po guys sa inyong pagsabay sa akin sa panonood po ng episode 32 po ng Maria Clara at Ibarra. At kung bago lang po kayo sa aking channel, please like and subscribe, and hanggang sa muli po, bukas kita-kits po tayo. Maraming salamat po. Ito po si Don Juan. Paalam.